Na-curious ako kasi, alam nyo, napapansin ko, merong crop of young priests ngayon na talagang passionately nakikipaglaban dito sa mga trolls. No? Talagang they're spreading the gospel on social media. Yan po yung sana maintindihan nyo, no? Yung mga pari na very active on social media. Di naman yan papansin lang eh. No? Siguro meron din papansin, di ba? Pero ang sa akin, kilatisin nyo, ano ba yung pinopromote nilang value sa social media? Are they promoting people to focus on them or to focus on Christ? I'm paraphrasing what Pope Benedict the 16th, Pope Emeritus Benedict said before. No? Sabi niya in so many words, ang goal niya hindi yung para siya yung tutukan ng mga tao. Eh. Parang siya yung maging kasangkapan para mas makatutok, makafocus ang tao kay Jesucristo. Ayan, hindi na po ako mag-homily. Gusto ko na pong ipakilala sa inyo. Ayan, si Father Ronald Balese, isa po siyang Redemptorist priest, no? Kilala po rin siya sa handle na Parikoy. Good evening, Father. Thank you for joining us tonight. Hello, good evening, everyone. Good evening, Christian. Narinig po ba ako? Oh, malinaw po, Father. Mukhang nasa okay, ano kayo, you. Nasa sacristy kayo, ah. Hindi, nasa kwarto ko. Ah, nasa kwarto na kayo. Oh, hala ko, nasa sacristy. Pwede ba mag-zoom doon? Wala, okay. Wala nga. Pwede sa ano, sa aming sarado na ngayon ang church. Oh, no, good evening ito, po sa lahat po. Good evening, Father. Ito yung title ng panayam natin. Ha? Meet this millennial priest slaying trolls online. Okay. Yeah. So paano ba kayo na-involve dito? No? Nakikita ko, very active kayo on social media, in particular Twitter, no? At saka Facebook. Tama po ba? I think mas active ako sa Twitter. But I joined Twitter less than a year, no? Less than a year nung panahon ng you know, pagkakala talaga ng disinformation and especially election related ito, no? Nakita natin na kailangan magsalita, no? And yun, doon talaga nag-start yung makilala yung ating makilala ako, makilala yung handler doon sa pagiging parang feeder ng mga trolls, no? So but before that I've been active sa iba't ibang mga larangan, most especially of social media, into defend the rights of the poor and para na din doon sa paglalantad ng katotohanan. Okay, o sige, konting background muna kasi kilala kayo, ang pangalan niyo sa Twitter Parikoy, no? Pero ang pangalan handle niyo? @pads_nosi. Galing kasi Nosi ta kasi ang parang tawag niyan, nickname ko kasi apelyido ko Balase, no? Nosi Balase, no? Okay. Alam niyo ba? Nagets niyo ba yung reference noon? Nosi Balase, sino ba sila? Very ginamit 70s, yan no? Diyan sa ano recent ano daw, ginamit yan of yun ang opening at ang opening song daw ng ano. Oh. Teka, Father Ronald, no? Ilang taon ka na ba? I'm 32 years old. 32 years. 32. So ilang taong na po kayong pare? More than a year. Ah, more than a year na kayong pare. So konting background, paano ba kayo napunta sa pagpapare? Bago natin pag-usapan yung pagiging troll slayer niyo on social media. Paano ba kayo napunta sa pagpapare? Siguro nagsimula siya nang ma-meet ko ang mga Redemptorist way back high school days sa aming bayan, sa aming barangay, no. I'm from Bicol, so and I came from a farming family. Mahirap lang din naman ang pinanggalingan kong pamilya. And nag-mission sila doon. So parang ito yung mga tinatawag ating far-flung barangays, no. So nag-mission sila doon, then I come to meet them and then to have a good relationship with them hanggang sa naging very active ako sa aming church, sa aming ministry sa youth. Then later on, I just found myself, no, also in entering, no, trying the seminary life. So yun po, doon po nagsimula yung bukasyon. Dito naman, nakikita ko kasi, actually I've been seeing your posts for quite some time, no? Nakita ko yung very aggressively after the trolls, no? Bakit naging ganun yung ano yun? Unlike other priests, na medyo quiet lang, di ba? They prefer to stay in the background. Kayo, talagang you're dealing with trolls head-on. Bakit ganon? Dati kasi yun din yung advice sa akin, eh, na parang pag mo na lang pansinin, hindi naman sila,
hindi naman sila mga importante, gusto lang nila magpapansin sa'yo, gusto lang nila ng engagements, ganun, layaman pa sila sa'yo, which is true. Pero para sa akin, kailangan harapin natin, lalong-lalo na kung kasinungalingan, lantarang kasinungalingan yung kanilang inilalabas. So kailangan sagutin natin ito ng katotohanan. Hindi na kailangang manahimik tayo, hindi na kailangang parang sabi nila, choose the higher grounds. Totoo, we choose the higher ground in exposing the truth, no, and denouncing this evil, the lies that they are proliferating. Kasi napaka-ano niya eh, hindi lang siya, napaka-crucial niya sa ating lipunan, no? And especially ngayong, I believe, no, na ang ating presidente ay elected by, ano, because of trolls, disinformation, and fake news, no? So, kung kayang mag-elect ng kasinungalingan, kung kayang mag-elect ng disinformation sa pamamagitan ng paggamit ng mga trolls, napakalaking ano nito, napakalaking sampal nito sa ating society, no? Na ibig sabihin, our society is founded on lies. So para sa akin, kailangan sagutin natin sila head on na mali ito. Kasinungalingan yan. Ito ang totoo. So, yun ang, sa akin, yun ang parang point of view ko na parang, at this time, na parang, sige, sagutin ko na ito kahit busy, kahit nasa bundok, kahit nasa, basta may signal, mabasa ko, at kaya kong sagutin. So, I would answer immediately po. Pero kayo, how did you get started? Tsaka bakit kayo sa Twitter nag-focus? Kasi compared to Facebook and YouTube and TikTok, hindi ganun karami na sa Twitter. Bakit kayo tumutok sa Twitter and paano kayo nagsimula po doon? Sa Twitter, may isang akong kaibigan nagsabi, Father, mag-Twitter ka kasi yung mga sinasabi mo parang napaka-quotable quotes. So, mas marami yung nag-follow doon, small t, parang ma-quote ka namin, at makita ka namin, at mas marami pa yung parang mas ibang ano naman, ibang parang ibang menu, ibang putahe sa Twitter. So hindi ko na expect na parang dadami yung following, hindi ko na expect na parang aabot sa ganitong punto na parang nagiging ano na ako, nagiging parang kilala sa Twitter world ko. Mm-hmm. Actually may mga kasama kay ibang pare, no? Ito Father Mike, no? Yes, marami po kaming pare na kasama dyan, no? Nagkita-kita na lang din kami sa Twitter, no? Parang doon na lang kami nag-meet, no? Na parang, pare-pareho kami, nandito din pala kami. So, yun. Actually, before during the election, we called ourselves kakampare, no? So, nagkaroon kami ng groups dati, ng grupo dati. So, madami kayo, I think we are more than 20 priests na nandyan sa Twitter. Okay. May tanong si Lynch pero taga lang, magandang topic to pero sa ibang episode ko gusto pag-usapan to, okay? In laban ni Pope Francis sa mga traditionalists. Okay. Ang common niyan eh. Oh. Gusto ko rin topic, okay, mag-alala. Okay. Alam ko yung pinag-uusapan nitong si Lynch. Okay, wag muna 'yan. Focus muna tayo dito sa kay millennial priest, no? Teka, ito pala, hindi ba kayo pinagbabawalan ng superior nyo regarding this? Kasi baka sabihin, masyado kayong open, masyado kayong visible on social media. Meron ba mga ganun paalala? Ang paalala lang sa amin, dapat patuloy pa rin na parang, this is not about you, this is about, this is a mission, you know, take, para sa akin, para sabi nila sa akin, this is a new way of, spreading the gospel, no? And hindi this is tatutulian niya, sabi mo kanina, hindi to tungkol sa akin, no? This is about the message that you want to proclaim. At so far wala namang pagbabawal doon sa bahagi namin, and I think may support, nasa akin ang suporta nila po. Tsaka kung doon sa mga nanonood po, no, kung babalikan natin sinabi dati ni Saint Pope John Paul II, sinasabi niya yung internet, dati wala pa naman yung social media nung binigay niya itong dokumento na to, is the new Areopagus, di ba? Yung proclamation of the gospel.
nandito na sa ano, sa cyberspace. And of course, kasama dyan yung social media. So huwag nyo masamayan kung nasa social media yung mga pare nyo, no? O yung sabihin na epa lang yan. Hindi sila katulad ng mga ordinary influencers na nagpapapansin lang. Kasi hindi naman sila kumikita dyan, di ba? Tama ba? Pinagkakakitaan nyo ba yan? Wala naman kayong kinikita dyan, di ba? Wala, sakit ng ulo minsan. Ayun. Yun ang aming naiipon minsan. May pero mga mental latay. Ganun lang. Pero hindi naman ito pagkakakitaan namin. Oo. Yung nga, yung pagiging millennial niyo, father, no? 32 years old, batang-bata, no? They think a big part of what you do now is driven by this kasi you're young, dynamic, and you know the medium or the platform. Siguro bahagi doon na at least alam ko yung how to the language ng ano, language ng social media, and I know how to use social media, parang magtumingin sa mga maggawa ng mga further research, tumingin sa mga mga totoo at hindi, ng mga fake news at hindi, so mag-verify ng mga information. So I think nakatulong siya, pero I think it's not it is not much more about my ano, my generation, but it is about our fidelity to the gospel and to our vocation. Hindi to hiwalay doon sa ultimate na panawagan sa amin ng mga pare na ipahayag ang mabuting balita. Doon naman yun nagmumula. Walang iba. Ano yung worst experience so far sa mga trolls, father? Kasi nakikita ko maraming nang aaway sa inyo, nang babarubal. No? And hindi nyo sila binabarubal in return, pero prank kayong mga sagot nyo. No? Tinitingnan ko eh. Ayan. Ano yung so far worst experience sa mga trolls nito? Worst? Siguro yung pumunta na sila sa ano, pumunta na sila sa aking Facebook page kasi sa aking Facebook account na parang kumuha ng mga pictures and lalo na yung pinost kasi ng isa kong kasamahan dito sa community yung picture ko na parang may hawak na hito, no? Parang pati ba naman yung pinagdisikitahan, no? And then I think yung worst din is yung naggawa na sila ng parang mga parody accounts sa akin, nagawa ng mga video sa YouTube, at saka meron na din silang mga ginawa din ng mga kasinungalingan na ipinapakalat tungkol sa akin, like pinalayas ako sa aking mission area kasi daw ako ay nagpapag-Gcash. So yung mga gitong kasinungalingan. Yeah, so I think yun na yung parang worst sa akin na experience. Man. As expected, no? Ito, tinitingnan ko ito. Si Cure Use. Obviously, troll to, no? Tinan nyo. Hindi ko lang ba weird ko, ginanong ko, hindi naman makikita, no? Si Cure Use. K-Y-U-R-Y-U-S. One. Yan ang handle niya. At K-Y-U-R-Y-U-S. One. Walang mukha yung kanyang account. Ang sabi niya, spreading lies, ha, ha, ha. Parang nursery song to, ha. Ikaw, kayo at ang buong kaparian, kayo ang mga sinungaling, masyado kang bait-baitan, linis-linisan, sa langit-langitan ang punta mo. Uulitin ko, PI mo, masunog ka sa impyerno. Kamusta mga donasyon ng parokya? Sino nakikinabang? TI mo. Ako muna sasagot, father, ha? Kasi ito maraming tanga-tanga rito sa nagsasabi namin. Ewan ko, hindi ko maintindihan bakit yung ibang mga tao, pag kinikritisize yung simbahang katolika, automatic sa ba napupunta yung donasyon? Sagutin ko muna, father. Alam ko may opinion kayo dito. Alam niyo, ang simbahan hindi lang po siya spiritual. Kailangan magbayad ng kuryente. Kailangan magbayad ng empleyado. Okay, pinapasweldo po yan. Meron po tinatawag na upkeep. Miski yung early church po na itinaguyan niya nung mga disipulo, apostoles, kailangan po ng pera para gumulong ng early church. No? So huwag niya sabihin na may simbahan pero walang tutulong. Diba? Walang donasyon. Kasi hindi mabubuhay. Oh, huwag kayong magreklamo pag walang aircon o walang kuryente doon sa o walang mikropono sa simbahan na pupuntahan nyo kung hindi naman kayo nagdo-donate, no? At saka huwag naman sanang ang default na kritisismo pag ayaw nyo isang pare dahil siguro hindi ka nag-agree sa mga paalala niya tungkol sa gospel truths, no? Na dapat alam natin, sasabihin nyo agad, corrupt ka naman eh, ikaw naman ang mamulis, tsaka eh, katangahan po yun, that's a fallacy. That's what you call a fallacy, no? Ad hominem. Walang pinatutunguhan, no? Isipin nyo, kunwari, nakikipag-argue kayo. O bakit hindi bigyan nyo, bakit hindi mo ko sinuklian ng tama? Eh, pangit ka naman eh. Diba? Ba't kita susuklian ng tama? Anong klaseng diskurso po yung meron? Kaya ito, ako na sumagot dito kay Curious Number One, no? Medyo tanga-tanga yung comment ito. Talagang kademonyohan eh, no? Yung ganyan, how do you deal with this? Sinagot nyo siya eh, pero hindi ba kayo napipikon sa mga ganito?
hindi sa akin parang parang binuo naman kami ng seminary formations eh, na parang binuo yung pagkatao namin, binuo yung even bigyan sa aming pagkatao yung aming spirituality to deal with this kind of people, no? I think mas malala pa yung ating mga nararanasan sa tunay na buhay, hindi po ba? Para sa akin hindi naman siya nakakapikon, kundi kailangan, minsan kailangan kong sagutin para sabihin na hindi totoo yung kanyang sinasabi, no? Nakakaawa nga actually yung mga ganitong klaseng mag-isip. And ang nakakalungkot nito, ganito din mag-isip yung kahit yung mga ordinaryong tao, na ganito na rin sila manumbat, no? I have experience na parang mga kakilala ko, tapos ganito yung kanyang language, tapos saan mo nakuha yung ganyang language para ganyan ang magiging parang pakikipagdiskurso mo sa akin. Teka, mag-usap tayo. Ano bang problema mo? Ano bang issue mo sa simbahan? Then, paliwanagan, no? Sa real life, hindi naman ako ganun ka-prangka, no? Sa totoo lang, I think, hindi ako ganun ka-prangka. I could be very, very kind sa aking mga kakilala. Pero, but on social media, I have to use the language that suits the, ano, that suits the media. Parang, sige, gawin, sabihin ko ito, no? Pinag-aaralan ko din po, pinagninilayan kung ano yung isusulat ko at ano yung sasagot ko. Kaya, importante yun, no? Para sa akin, hindi siya nakakapikon, pero kailangan sagutin sapagkat kailangan ilabas natin yung totoo na sabihin, ipaalala sa kanila na mali ang kanilang ginagawa at kanilang mga pinagsasabi. Ano ba yung mga tinututukan niyo issues sa social media? Yung talagang hindi niyo pinapalampas, kailangan sagutin. Sa akin, kasinungalingan. Okay, kasinungalingan. I think pag may fake news na nilalabas. At pangalawa, sa akin yung mga parang injustices na nangaganap sa ating lipunan. Halimbawa, attacks on indigenous people, because I work with indigenous people in Mindanao for almost 4 years when I was studying in Davao. And issues on urban poor, kasi tumira ako sa urban poor communities for almost 2 years, sa Payatas at saka sa Smoky Mountain. Yan mga issues ng mga may hirap at na parang direktang umaapekto, nakakaapekto sa kanila. So, yun ang aking mga tinututukan. Mm-hmm. Tapos yung ano nga, dumating na ba yung point na yung mga nang babasya inyo? Talagang ano na? Actually, below the belt na naman lahat to eh, no? Karamihan dito, no? Pero yung talagang worst na nananakot na, hahanapin na namin kayo. 'Di ba, sasaktan na kayo? May mga ganun ba? Mayroon naman, may nag-message sa akin sa Facebook dati na parang kilala kita. Kahit nagpalit ka pa ng name mo sa Facebook, alam ko kung nasaan ka. Yun, yung mga ganun, may mga threats nang natanggap din. Yan, tinanggal ko muna kasi gusto nila makita kung sino kayo. Yan. Si Father Ronald Balase. Yan. Redemptorist po kayo, no? Tama po ba? Ako, Redemptorist. Ayan. So, mga na-curious sa inyo eh, si tinatanong, alamin daw yung, gusto malaman yung pangalan nyo. Ayan. So, yun nga, pero hindi mo kayo mga sleepless nights dito, no? Dahil sa mga ganyang ano? Hindi naman. Hindi naman. So far, nakakatulog pa. Maayos naman ang tulog. After, halimbawa, I read like 9 o'clock or 10 o'clock, then before I sleep, then tinatabi ko na ang phone ko, then I go to sleep, no? And then, I pray for them, di ba? Sabi, pinapanalangin ko sila na magkaroon din sila ng, that they may find wisdom after I said these things na siguro masakit na sa kanila. I hopefully that they will be awake, no? Actually, I am parang nag-aano pa ako eh, parang I am calling out to the deepest of this person, kasi iniwala ko na mabuti tayo mga Pilipino, pero bakit dumating sa ganitong punto na ganito ng ating mga lingway sa social media in the guise of animosity, animosity, parang grabe tayo magsalita sa bawat isa. This is not us anymore. And eventually, may impact siya sa real world, no? Ang kulturang ganito, parang yung continuous natin na parang dinidemonize natin yung bawat isa, nagpatuloy yung ating pag-othering, yung pag hindi tayo magkasundo, dahil dilawan ka, dahil supporter ka ng ganito, which is not true at all. Hindi naman ganun yung the way we organize ourselves, di ba? Yun, para sa akin, yung kultura ng indifference na wala din pakialam tayo sa bawat isa.
So yeah pala, Father, yeah. Nabanggit niyo 'yung ano, 'yung how our discourse has taken a turn for the worse, no? Mas naging malala 'yung away, 'yung division. Bakit sa tingin niyo naging ganun? Humantong tayo sa ganito. Talagang grabing away dito sa social media, no? Yung miski, alam natin 'to, nakita natin 'to especially during the campaign. When I say tayo, hindi lang si Father 'yung kausap ko. Kayo po lahat na nanonood at nakikinig dito. Meron tayong mga kamag-anak, mga kaibigan na otherwise we thought, akala ko ganito siya. Tapos makikita mo, nag-iibang anyo sa social media, no? There are certain people that you just couldn't stand on social media. Pero in person, okay naman sila, di ba? Pero bakit ganun? Masyado naging poison, naging polluted yung ating diskurso sa social media. Anong tingin niyo, Father? Sa akin, number one, siguro dahil doon sa parang para sa akin yung maliban sa pag-proliferate ng fake news and disinformation, I think parang nawalan tayo ng accountability sa bawat. Parang walang accountability. No? Pag nagkamali ka sa social media, mag-sorry ka lang, din tapos na ang lahat. Diba? Parang ganoon yung nangyayari din sa social media. Pangalawa, parang nagiging alter ego natin yung social media na parang kung ano yung mga hindi natin nagagawa sa real life, dito natin ginagawa sa social media na parang kung hindi nagmumura tayo, no? Walang, ang laki ng ano, parang hindi tayo consistent doon sa ating pang-araw-araw na buhay tapos sa buhay sa social media. So nawalan tayo ng parang sobrang pag-ano, sobra tayong na-hook doon sa parang itong lalo na itong disinformation, sobra grabe na parang lason na lason yung utak natin na parang para tayong lahat mga Marites na yung na, parang na ano yung na na-embolden yung pagiging Marites ng mga Pilipino na parang ay ito siguro yung tama tapos wala nang pagsusuri na ginagawa. Nakita ko yan, ganito yung nangyari. So ganun. So para sa akin yun. Ang daming factors, pero para sa akin, ang patuloy disinformation, tapos nagiging alter ego natin ang social media. And then, we do not meet each other in a personal basis anymore. Hindi natin sila tinitingnan bilang kapwa. No? Kundi pagtingat, kaaway natin to. Oo nga. Yung you versus me. Masyadong naging pronounced, no? Father, yung ano, alam natin, yung bilang pare, no? Lahat actually, bilang Katoliko, kung naniniwala kayo kay Kristo, no? We proclaim the truth about Christ, no? The truth, capital T. Pero ngayon, first truth itself is being challenged, no? These days. Parang how do you deal with that kind of environment on social media where truth is constantly and viciously assailed? When in fact, your main business, no? Sorry for the term that I'm using. Masyadong crass, no? You proclaim the truth. Paano yun? Sa akin, di bang hirap? Mahirap talaga. Kailangan mong unang gawin is to unmask the lies. Yun talagang unang gagawin natin, yung hubaran natin. Katulad kung paano hinubaran ng Diyos yung kasinungalingan ng demonyo na you know, the snake who asked, you know, na to tempt even Adam, no? So kailangan mo silang hubaran sa kanilang pagbabalat kayo bilang mga ahas. So, ganun ang ating gagawin. Unmask and continue to tell the truth. No matter na parang, kahit i-troll pa nilang accounts ko, lahat ng troll nila ipasok nila sa akin, walang problema, pero matuloy pa lang akong titindig at magsasabi ng kung anong totoo. Paano pala ka nagkakaoras, Father? Kasi marami kayong ginagawa bilang pare, no? Pero you still find time to be active on social media. Paano? How do you do it? Madami naman. Itong last few days, nas kakatapos lang kasi ng mission namin sa isang lugar. So, nasa rest ako ngayon. Nag-rest ako. So, talagang halos every now and then nakakapag-tweet ako. Pero kapag wala akong time, kapag busy, kapag mga siesta time, no, instead mag-siesta ako matulog ng tanghali, so sa social media, or nag-Twitter, or kapag before matulog, kaunti, no, or kapag mga nasa rest time, no? Kapag yung pahinga ko, yung pagkakapi-kapi ko, yun ang ginagamit ko din, no? So, almusal, no? Magkapi-kapi, so yun ang aking ginagamit na time para mag-social sa social media. Father, nakita ko 'yung sinasabi niyo. May nag-tweet ng photo niyo.
May dalang hiya kayo dito, no? Ang nag-post ito sa Twitter in reply to your tweet, si August dot dot. Ang handle niya is @bornleo17. Yan. Ginawang kayo ng meme, mandadakma. Dahil may hawak kayong hito. Ibang level ang kabastusan ng mga tao ngayon, no? Doon ako, actually, ako nagugulat, no? Kasi nga, eh, yung dating presidente, napakabastos ng bunga nga, eh, no? Maraming na-activate totoo, yun. Sasabihin nyo, eh, baka, eh, ano ka kasi anti-Duterte, anti-kabastusan po ako, no? Tingnan nyo ito, hindi kayo marunong mag-respeto sa pare, eh, no? Hindi naman kailang, you don't have to respect a person just because he's a priest, no? Pero yung tao mismo, no? Yung gagawin mo ng mga ganitong kababuyan, tsaka kalokohan, it speaks more about you than about the person that you're trying to hit, no? Reflection yan siguro ng pagpapalaki sa inyo o kaya nung kawalan ng pagpapalaki sa inyong matino, no? O kaya siguro kapit sa patalim. Kung si Father nakahawak sa hito dito, kayo nakahawak sa patalim kasi kailangan yung kumita bilang mga trolls, no? Na ganito rin ako magsalita kasi mukhang ito yung lingwaheng naintindihan ng mga trolls na ito, no? Ang babastos, eh, no? Ito nakita ko lang. Galit nga sila nung ginamit ko yung word na rin, mga tarantado, no? Katarantaduhan. So, when I used that word, I called them to mga tarantado kayo. Sabi nila, nagmumura ako. Sabi, hindi naman mura yung tarantado. When I say tarantado, kaya ibig sabihin, wala kang sense of morality, wala kang sense of good, wala kang sense of, ang ginagawa mo ay, lanta, parang ganun yung word na, hindi naman yun mura. It's not pagmumura. It's a harsh word of saying na wala kang sense of morality. Wala kang any sense of good. So, yun, at least yun ang nawala sa atin social media kasi nakatago sila, eh. Na parang anonymous sila, eh. So talagang ginagamit nila yun na parang tanakip nila sa kanila, nagiging yun ang nagiging ano nila, eh, na parang hindi naman sila kilala, nagagawa nila ang mga bagay. Nakakaawa, and at tama ka nga sa kanila, it's more on a reflection of how bad they are, no? How yung parang how vicious they are, na parang ganito yung kanilang ginagawa sa atin, no? Pag nakita ko sa Twitter ko yung mga comments nila na pambabastos, mas naawa ako sa lipunan ng Pilipino. Kung ganito ang lipunan natin, anong klaseng kinabukasan naghihintay sa atin? No? Yeah. Tsaka yung erosion ng pagkatao, no? Ano yan, eh? Closely it erodes your sense of morality, your siguro personhood na rin, no? Kung baga nababawasan ka bilang tao, hindi ka nadadagdagan, eh. Kunwari, in the quiet of your room, wala nakakita sa'yo, anonymously, nagmumura ka, bumabanat ka sa mga pare o sa ibang tao, walang hiya kayo, ganyan-ganyan, di ba? Pinakamasakit na maisip mo salita, nakakalusot ka kasi walang nakakaalam sa tingin mo, no? Pero, sooner or later, I hope you would realize, no? Nababawasan yung pagiging tao mo dun, eh. Makakakula na lang, literally, maging troll kayo dun, eh. So, ano yan, eh? Ayun, sige, at nababasa to ng mga bata. Kids are reading this. Ay, okay lang pala magsalita ng ganito. So, anong klaseng kinabukasan? Anong klaseng values ang ini-instill natin sa ating mga kabataan ngayon? With this existence ng ganitong mga trolls sa social media. At mas naawa ako doon sa mga legit accounts na asal troll na din. Makikita ko, parang may nakita ko isang teacher and then with cross pa sa likod niya, sa picture niya. Tapos ganun siya magsalita. And sabi ko, saan nanggagaling ito, no? Saan nanggagaling yung galit, no? So, yun ang isa sa mga kailangan nating tanong. Yeah, no? Yung moral fabric ng ating lipunan na nabubulok na. Napupunit, nabubulok, no? Nasisira, no? Mm-hmm. Tama yan, alam niyo naman kasi totoo. Lahat naman tayo we're striving to be good people here, no? So, lahat tayo may yung different levels of hypocrisy in the sense na yung gusto mong gawin, hindi mo nagagawa. In some cases, if not in most cases, yung taliwas yung nagagawa mo, no? So that's what you call sin, no? Pero hindi ibig sabihin na porke nadadapa, doon ka na lang sa pagkalugmok, no? Yun ang pagkakaiba kasi, no? Yung iba hindi na bumabangon. Iba talaga nagpapakatrol at yun na yung nagkukonsume na kanda ng pagkatao. Pasensya na kayo, nagiging ganito yung takbo ng usapan. Pero kasi ako mismo malalim din yung hugot ko rito. Yung sinasabi ni Father kanina, yung ibang nambabasya kanya, yung nantotrol. Talagang may mga cruise pa sa likod. Ako yung some of the vicious people na talaga nagtitreaten sa akin physically. Sasabihin sa'yo, bakla ka.
Basta dami, papatayin kita, ganyan-ganyan. Pag tinignan ko yung profile page, profile nila sa Facebook, wow, mga doting fathers and mothers, no? Karga-karga yung anak. Tapos, may cruise, no? Ang dami mga Bible quotes. Iba, mga born again pa. Sabi ko, wow. Nasaan doon yung tinatawag na witnessing, no, Father? Pakipaliwanag yung tinatawag na witnessing, no? It's the best, I think it's the most effective way to preach the gospel, eh. Yung witnessing. Bakit hindi nakikita yon ng social media? Actually, yun din yung parang ano sa akin, pala isipan din sa akin, Sir Christian, kasi paano itong mga taong ito dumating sa ganitong punto ng kanilang buhay, no? That on social media, they do not reflect the kind of, you know, the kind of faith na meron dapat tayo. Sabi nga natin, ibig sabihin, napakababaw ng ating pagkilala sa Diyos at sa ating pananampalataya, no? Napakababaw ng ating sense of tawag natin diyan yung sense of pagiging banal ng ating lipunan, na, which is the universal, ang ating universal call naman bawat isa sa atin is a universal call to holiness, na maging banal. At ang pagiging banal ay hindi lamang sa pag-post ng Bible quote, at kahit hindi din sa paglilingkod sa simbahan, kundi ano yung mga prinsipyo sa buhay, sa pananampalataya, ang ating sinusunod sa pang-araw-araw na buhay. No, it's nakikita yan sa ating mga options sa buhay, sa ating pananalita, sa ating mga choices, no? Which is sa atin, apparently sa ating bansa, parang hindi reflective ang pananampalataya sa ating bansa ngayon, no? Hindi nag-reflect yung ilang 81% ng 80% plus ng pagiging katoliko ng bansang ito. I think hindi siya nag-reflect sa ating lipunan, sa ating choices sa buhay bilang isang sambayanan, no? Ang laki ng challenge sa simbahan para sa akin. Na how do we really work in terms of parang tawagin muli upang gisingin muli yung ating pananampalataya, no? No, sa atin, no? Parang nakakalungkot, no? Na parang wala na nakikinig, no? Wala na nakikinig kung ano ang tama, no? Ano na nakikinig kung ano yung moral, no? Basta ito ang gusto kong gawin, no? Napaka tawag natin diyan, self-centered ng ating mga ginagawa, no? And that is a selfishness, yung pagiging self-centered natin, isa yan sa mga umahad lang upang talagang masabuhay tayo na may pagkilala sa Diyos, no? Walang-wala yung kabanalan sa ating bansa, no? Hindi siya, yun ang nakakalungkot, no? The way we treat each other, no? The way we should be compassionate to each other, we should be loving to each other. Kung ako, Sir Christian, mas nakasaktan pa ako kapag masakit yung salitang binibitawan ko. Kasi, within me, I want to say, I forgive you. Within me, I wanted to say, palampasin na lang natin to, kasi mga baka biktima lang din sila dahil kailangan nila ng pera or biktima din sila ng disinformation, no? Palampasin na lang natin. At pag sumasagot ako, sa totoo lang, mas masakit, kasi lalo na ako alam kong masakit yung sasabihin ko. Pero I have to do it, you know, because at stake is a much more larger good, no? Ang at stake is ang ating mismong fabric, no, bilang isang lipunan, no? Ibig sabihin, we have to instill once again the values that we have as believers, and ipakita natin na ang pagiging banal ay hindi lamang sa pagtitimpi na papakita natin, kundi sa the way also we combat evil, hinaharap dapat natin ito. And I think that's kaya tayo may mga martyrs ng ating pananampalataya, dahil sa kabila ng pang-aapi, sa kabila ng pang-usig, sila ay tumindig upang isabihin ang totoo at manindigan sa kung ano ang tama. So, we need more prophets sa ating bansang ito. We need more prophets to tell the truth, expose the lies, and denounce the evil. Yun ang kailangan ng bansa natin, mga propetang magsasalita. Ganda ng pagkakasabi ni Father, no?
Finally, sa pagtatapos, Father, ano yung plano nyo moving forward dito? So, you're active on Twitter, you're confronting these trolls, pinaliwanag nyo yung, ano, yung mindset nyo, yung view nyo, yung konteksto kung saan kayo nag-i-engage sa kanila, no? Pero what else are you planning to do? Would you like to, for example, are you planning to get more priests to join the fight on social media? O baka naman you want to expand your platform, siguro join TikTok. Miski napaka-flimsy no idea at first, no? Pero at least, ngayon kasi parang hindi na ano eh. Parang hindi na dapat tinitingnan na ganun. Kasi kung nasaan yung mga tao at kung saan sila nabibiktima ng disinformasyon, dapat yung mga truth warriors nandun eh. Diba? Nasa plano nyo po ba yung ganyan? Actually, Christian, parang pinaplano. I started, parang nagbukas ako ng Facebook page ni pare ko, no? Parang few weeks ago, to expand from Twitter to Facebook. No? Kasi napaka-limited nung Facebook account ko. Mas gusto ko hindi siya masyado. Mas gusto ko mas personal pa rin yung nandoon sa Facebook page ko. Facebook account ko. No? Mas gusto ko naggawa ako ng page. Pero parang yung pala, expansion. And I was thinking a long time already about sa paggagawa ng vlog. No? Hindi ako masyado sa technology. Pero gagawa natin ng paraan. No? So, at syempre siguro mas maganda no patuloy na pag-engage din sa mga diskurso sa simbahan hinggil sa paano pagharap ng trolls kasi napakalaking challenge sa simbahan. Ang karamihan sa mga natin ng simbahan hindi naman sa pag-ano no karamihan sa mga pages lahat na lang ano karamihan ginagamit natin for online masses. That's good, that's very good, pero pwede man natin ito expand in terms of inculcating to people the values, inculcating to people the truth about sa ating society, no? Gamitin natin itong mga platforms na meron tayo. Ang daming following natin sa nagsisimba sa ating mga page pero mga nag-share ng mga fake news. Nagka-follow, nagsisimba sa ating mga pages pero naniniwala na walang ill-gotten wealth ang mga Marcoses, diba? So, meron ba? Hindi ko rin alam eh. Meron ka. Joke lang, Father. Naku-convince na yata ako sa sobrang panggagaslight ng mga loyalista eh. Naniniwala na rin yata ako eh. Naniniwala sa mga kasinungalingan na ito. So, kailangan natin gamitin. Ang dami mga pages, pumunta ka dyan. Mga live masses, ang dami. Pero, how about we use these platforms that we have in terms of exposing the truth. Bakit hindi nyo i-share itong, ano, i-share natin ito sa mga pages natin na Catholics, itong page ni, ano, Sir Christian sa kanyang mga, ano, bakit hindi, di ba? This is very important, ang mensahe na I was following you for a while already. Napaka-importante ng mga discussion dito na dapat nakikita ng ating mga sumusunod sa ating pananampalataya. Na huwag nating hiwalay na politika, ito ay makamundo ito. Walang ganun paghihiwalay. May isa lang ang ating buhay at isa lang ang ating kaluluwa at magkaugnay iyon at hindi natin mapaghihiwalay. Kaya ang ating mga choices sa buhay, ang ating mga ginagawa, dapat lagi ay magkaakibat yung ating pananampalataya at ang pagsasabuhay nyo sa araw-araw, maging sa politika, sa ekonomiya, pagpili ng pagkain noon ganun. Paano how do we live it out? So mahalaga na nagiging mass platform ng truth telling ang ating mga social media platforms. So challenge lang. Tama yan. May dadagdag ako diyan, Father. Pero dito sa iba din mo naguguluhan pa rin dapat daw kasi may separation of church and state, no? Ilang beses ko na po pinaliwanag yan sa programa, miss ko na nasa ANC pa ako. Ito po, ulit-ulit nating sasabihin, hindi po tayo magsasawa, no? Yung prinsipyo po ng separation of church and state, yun po ay pagbabawal sa estado sa pagtataguyod ng state religion or pagpapabor sa isang particular na relihiyon. For example, in-establish, sinabi ng presidente, hindi, dapat puro katoliko lang tayo rito. O dapat puro Muslim lang. Hindi po, bawal po yun. No? Pero hindi po pinagbabawalan ng prinsipyo nito yung mga miyembro ng isang relihiyon sa pakikilahok sa issues ng estado. Bakit kanyo? Katoliko kayo, pero Pilipino rin kayo. Citizen din po kayo ng bansa. Nagbabayad kayo ng buwis, kumakain kayo, apektado kayo sa mga desisyon ng mga politikong walang kwenta. Okay? So, anong sasabihin natin? Pag pari ka, bawal magsalita. So, yung gospel, hindi natin i-relate
doon sa kasalukuyang realidad na nakikita natin. So isipin nyo mabuti yun. Bago kayo humirit nung hindi, dapat separation of church and state, hindi nyo po naintindihan. Okay? Kaya pa ulit-ulit po natin pinapaliwanag. Sorry, Father. Parang ako yung pare dito sa point na to, ha? Sorry. Tama yun, tama yun. Actually, marami yung katanggap mo. Wala, nakikialam sa politika, no? No, no. My being political is just a consequence of my choice for Christ. Walang iba. I choose Christ and I speak what I must, what I am called to do, you know? To defend the poor, to speak the truth, to denounce the lies, to denounce evils. This is my, that's why we become priests. Pag hindi na kami nagsasalita tungkol sa mga bagay na ito, at ginagawa mo na lamang kaming tagapagmisa, there is no real Eucharist happening, no? Na parang kami na lamang ang, na parang susunod-sunod na lamang kami sa iyo sa inyong sa kagustuhan nyo dahil parang hindi nyo nagusto ang sinasabi namin. You know, there is no real living out of the gospel, even the living out of the gospel, of the Eucharist. Parang sabi ko nga one time, sabi ko, ang Eucharistia ay isang buhay na pagkasama-sama natin bilang isang lipunan na tagasunod ni Kristo na kung saan tayo'y kumakain sa isang hapag na nakaangkla doon sa buhay ni Kristo na kung saan nagbibigay ng sarili, nagbibigay buhay, nagbibigay ng katotohanan, no? Eh kung tayo pumupunta lamang doon para mag-attend ng misa, para but not to join really, but not to become a part of the celebration. Eh para lang tayo mga gate crashers sa isang kainan, di ba? Para tayo mga gate crashers lamang, hindi tayo talaga totally partaking in the body and blood, which is a sacrifice given to us para tayo yunigay na ni Kristo, para tayo mabuhay ng may dignidad, mabuhay ng dignidad bilang anak ng Diyos, na kung saan ang pagiging anak ng Diyos, tayo'y minamahal at tayo'y nagmamahal. Pero kung walang pagmamahalan, tayo'y mga party-party goers lamang tayo. Wala tayong para po sa akin. Okay. Sorry. Ganda ng metaphor niyo, Father. Nga pala, naisip ko, nung binabanggit nyo kanina power ng social media for priests. Kasi po, nagtuturo ako ng subject sa social communication sa UST Graduate School. Meron kaming kurso doon, MA in Theology, major in Pastoral Communication. Mm-hmm. Yun po yung postgraduate ko rin. So, I also handle a subject there. Naisip ko one time, siguro invite ko kayo dyan. Kasi ang mga estudyante namin doon, mga pare, mga madre, and also some lay people. So, pinag-uusapan din doon yung mga church documents on communication, communio et progresso, very important mm-hmm. document na sana mabasa ng mga nakikinig sa atin, mga Katoliko, no? Maraming paalala doon. Maganda, ma-invite ko kayo siguro, Father, doon sa class din, no? Para you can also share experience as someone engaging the flock on social media, para mas maintindihan. Or mag-sit-in na din ako. Hindi, Father, eksperto na kayo, kitang-kita ko eh. Mahihiya naman ako doon. Sige, Father, maraming salamat for joining us tonight. Ha? Yes, sana thank hindi you, ko kayo napuyat, gabi na eh. For the good, wala tayo kahit alas 12 ng gabi, no, para sa kabutihan dapat tayo nag-respond din, no? This is our pananagutan natin to bilang mga Kristiyano, no, pananagutan natin to sa ating kapwa, itong ginagawa natin, nagsasakripisyo tayo sa kabila ng pang-uusig, sa kabila ng trolling sa atin, dahil ako nagkasabuhay lamang ng kapanagutan ko sa aking kapwa bilang Kristiyano. Very simple. At yun ang dapat ang ginagawa natin bawat isa. Na huwag natin kalilimutan yan. Thank you very much, Christian. From Father Ronald. Maraming salamat po, Father Ronald Balase. Or yes, Pari Koy. Thank you. Ano ulit? Pards. Thank you. Pards underscore Nosi. Nosi, yan. Kung gusto niyo po siyang sundan. Okay? Tapos Pari Koy on Facebook. Maraming salamat, Father. Thank you po. Salamat po. God bless po sa inyo. I don't say good luck. I say God bless because we don't leave anything to chance. Yeah. Yes. God bless sa inyong lahat at sa ating tagapakinig. No? Okay. Maraming salamat, Father Ronald. Sa ulitin po. Sige po. Salamat po.